Hello po sa inyong lahat. Ako po si Fred ng Graceman Auto Glass and Aluminum Supply. Ngayon po ay i-share ko sa inyo yung aming pinto sa kwarto. Bali, ang ginamit po namin dito ay aluminum at glass. Isa po ito sa mga gusto ko pong i-share sa inyo para at least magkaroon din po kayo ng guidelines doon sa mga gusto nyo ipagawa. Magkaroon po kayo ng mga idea sa pag-install at gusto nyong designs. Ito po yung aming door. Ito pong materials nito, unang-una po ang ginamit po namin dyan ay aluminum tubular po yung framing niya. Ang size po niyan ay 1¾x4 at ginamitan din po namin siya ng green frosted glass. Bali, yung frame po niyan, ang ginamit ko po kulay ay powder coated po siya. So, hindi po yan yung mga common na powder coat kasi ito pong powder coat na to, special color po siya ng wood finish. So, hindi po siya yan yung matibili sa mga supplier na nakaredy na. Meron po kasing iba't ibang kulay yung wood finish. Marami pong klase po yan. So, ayun po, gusto ko pong i-share sa inyo para pagkaroon po kayo ng idea na pwede pala po yung ganyan na klase ng pinto. Sa mga materials po niyan ay kumbaga panghabang buhay na po. Although may kamahalan po siya pero hindi po siya magbibigay po ng sakit ng ulo. So, umpisahan ko po dito sa itong lock kung bakit po ito, itong tawag po natin dito, deadbolt. Hindi po ako gumamit ng doorknob. So, kung mapapansin ninyo, ang doorknob po kasi pagka, siyempre po, pag laging bukas saraya ang pintuan natin, parang bugbog po lagi yung mga mechanism niya sa loob. So, mas mabilis po siyang masira. Ang purpose ko po kasi dito kung bakit deadbolt po ang aking ginamit dyan, minsan po lang din po kasi siyang ilalock. Unlike po kasi ng doorknob, pagka nakapasok po siya sa loob ng kwarto, makakapunta na po siya sa ibang parte ng bahay. Hindi po katulad ng deadbolt, kumbaga, once na makapasok po siya sa bintana sa loob ng ating kwarto o ibang parte ng ating bahay, hindi po siya makakatawid hanggat hindi po niya sususian po ito. So, yun ang isa po sa purpose ko po dyan. Yung sa isang safety features po niya na naisip ko para maging safe po yung mga mahal natin sa buhay. So, makikita niyo po yan, parang kulay kahoy po siya. Yan. So, ang naisip ko pong handle is stainless para meron lang pong hawakan kapag kapapasok. So, ayun po, kung makikita nyo din po yung glass, hindi po siya kita doon sa loob. Nakabukas po ang ilaw niyan. So, hindi po siya nakikita sa loob kasi malabo po yung effect niya. At the same time, napili ko po yung green glass para ipa-frosted. Combination po siya sa tinatawag nating earth color. Isunod ko pong i-share sa inyo yung ginamit po na hinge po dito. Yan, kung makikita nyo po, stainless din po yan. Stainless po na ginamit. Hindi po ako nagpagamit ng yung ordinary po na hinge kasi na natatanggal po yung parang pinaka-pin nitong hinge na to. So, ayoko pong problema na palit po ng palit. Yan po, kaya puro stainless po ang ginamit dyan. Sunod ko pong i-share sa inyo kung bakit po nandito po sa mataas na part po ito nakalagay. Kasi sa loob po nitong pintuan natin, meron pong bracket po yan. So, ang purpose po nyan,
parang nakakapit po doon sa bracket, nakakasabay po siya kumbaga. Kasi pag ibinaba po natin yan dito, ang mangyayari po, nakakapit lang po siya doon sa main frame ng pintuan. Dito po kasi sa part na to, sa mababang part na to, wala na po siyang bracket sa loob. So magiging manipis na po yung kapitan niya. Kaya ko doon po pinalalagay lagi sa bandang taas para yung pinaka rivets po niya or screws kakapit pa po doon sa loob na bracket. Sunod ko pong isi-share sa inyo yun pong door closer niya. Yan. Yan. Kung makikita niyo po, ito po yung stainless hinge niya. Yan, tatlo po ang pinalagay ko dyan, hanggang dun po sa ibaba. Ito naman po pala yung effect niya pag nandito po kayo sa loob ng kwarto. So makikita nyo, hindi nyo rin po siya kita yung doon sa labas. So kumbaga kabilaan po yan na hindi po nakikita yung both sides para sa privacy po natin. So ayun po, balik po tayo doon sa door closer niya. Sinasuggest ko po yung meron siyang ganito para hindi po siya nabibiglang pagsara, kumbaga soft close po siya. Yan. Para hindi po siya bangga ng bangga sa pinakahamba niya. Kasi kung hindi po natin lalagyan yan, malamang po masira po agad yung ating pintuan. Sa loob po nitong pinagkakapitan po ng door closer natin, meron po tayong kinalagay dyan na bracket din. Kasi kung aasa lang po tayo dito sa mismong tubular niya, hindi po tatagal ang ating pintuan. Gawa po ng yung mga aluminum ay manipis. So kailangan po natin siya ng support doon sa loob. Nakatago po siya doon sa loob. Brackets po yun na makapal po siya na aluminum para maging support po nung main frame niya. Hindi lang po tayo aasa doon sa main frame. Kasi sa katagalan po, yung mga tornillo po niyan, lumuluwag po yan. Yan po ay isa sa mga na-encounter po namin sa mga ginagawa po namin. So, ito po yung itsura ng lock po sa loob. Kung mapapansin nyo, kabilan po siyang susuyan. So, sa ngayon po, nandito po ako sa loob ng kwarto. Once po na may ibang tao nakapasok po dito, tapos po ito ay nakalock, hindi po siya makakalabas agad-agad doon sa sala or saan pong lupalop ng bahay natin. So kailangan po siyang susian para po makalabas siya. Ngayon po, ito naman po yung ginamit kong barrel bolt po niya. Kasi kumbaga araw-araw po natin siyang ginagamit. Unlike po kasi nung doorknob, kumbaga bugbog na bugbog po sa gamit yung mechanism nun. May mga spring po kasi sa loob yun. Unlike po ng barrel bolt, basic na basic lang po yung gamit niya. Wala naman po siyang spring, so hindi po siya basta-basta masisira. Yun po ang isa sa mga ways natin para tumagal po yung ating pinto. So meron din po siyang handle dito sa loob para pagkahinila po natin siya, hindi po tayo mahirapan. So ayun, nasa labas po ako ulit. Hindi po natin nakikita yung loob niya. Papatayin ko po yung ilaw sa loob para makita niyo po yung itsura. Yan, ganyan po sa pagkapatay po yung ilaw sa loob. Yan po. Sana magustuhan niyo po itong video na ito para magkaroon po kayo ng guidelines doon sa gusto niyo pong ipagawa. Maraming pong salamat.